Jesus Nazareno di Magiba. FPJ's Batang Quiapo. Diyan lang siya, tabi-tabi lang. Nazareno, idulot mo nawa sa amin ang iyong liwanag, ang iyong lakas at ang iyong walang hanggang paglingap upang kami maging karapat dapat mahusay sa banal mong pag-ibig. Amen. Paano kung ayaw ko? Pag-isipan mo mabuti, magandang pagkakaroon ka para luminawa ulit ang journey. Sige, pag-iisipan ko. Sige, babalik kami sa susunod na araw. Yeah.
Ayos naman po, nakotap naman siya kung pag-isipan na lang. Ah, pwede ba? Sige. Dahil din ang tagumpay kayo, may bonus kayo sa akin. Sige. Sige. Eh, boss. Okay. Sige. Sige, patumbahin mo na. Sige. Sa bukas, wala nang sagabal sa buhay ko. Ayun, masubukan ko yung bagong kasama ko. Sana hindi ako nagkamali sa pagpili ko sa kanya. Thank you.
Hoy! Traidor ka! Boss, okay na. Oh, kamusta? Anong balita? Ayos na, boss. Tapos na ang pinapagawa niyo sa akin. Okay, ayos. Dahil dyan, ipagdiriwan natin ang tagumpay mo. Oo siya, tara. Sino yan? Di mama ko. Ano pa na nanani mo? Sana makausahan mo lang siya. Kamusta na kaya si mama? Nagatang din yan. Sana nga makita natin sa daan. Kumain ka na ba? Di pa. Tara mo na kumain ka na yung diwata. Tara. Alam ko masarap doon kumain. At madami pinipilihan ng tao. Ha? Basta? Oo, delivery na kita. Lumalapit ng din mo. Si, wala kaming pera. Sumatik mo yung kamao ko. Ano ba ang problema mo? Hindi ka magbibigay. Wala nga! Wala, liga na! Si Aro din kayo sa akin. Pagod na pagod ako dun ah. Oo nga. Sobrang... Huwag kaya mga ganun yun. Pinipitripan pa tayo. Sino sa inyo ba yun ba kayo? Mga abnormal yun eh. Pero huwag mo na pansinin. Tara na muna kumain sa bahay at magpalit. Sige. Alam kong gutom na tayo. Boss, ano mga plano mo ngayon? So ang plano ko ngayon, kung paano ko muli may uulad ang aking negosyo. Kumakakonexyon ka ba? Naghahanap pa ako ng pwede kumapag-negosyon. Ito nga pala siya. Kamusta nga pala yung pinapagawa ko sa'yo? Nagbang buray sa labas natin si Dante. Alam mo, boss,
Hindi na dapat sabihin yun eh. Kasi tapos na lang lahat ng pinapagawa ko sa akin. Ayos. Boss, siya nga pala. Ba't mo pala ako tinuha bilang tawan mo? Simple lang ang rason ko. Kung bakit kita tinuha bilang alagad ko. Kaya kita tinuhang alagad ko para ikaw ang mamahala sa mga negosyo ko. Kaya ko dyan, boss. Basta ikaw. Kung kaya kitang pagkatiwalaan. Sige, sa ngayon, pagkakatiwalaan kita. Ngunit pag nagkamali ka, manda ka na. Pero kung lahat ng ginagawa mo ay nakakabuti sa negosyo ko, may pabuya ka sa akin. At meron pa akong ibibigay sa'yo. Nasa ano lang yun? Boss. So nga pala, nung isang linggo, nakita akong isang lalaki tapos kayo. Nakakilala mo siya. Yung mga nga lang, alias Tanggol. Alias Tanggol? Sa tingin ko lang. Ah! Mukhang kilala ko yung pinbinamit yung pangalan. Sa tingin ko, tauhan mo si dati ganyan. Paano mo nalaman? Alam ko, kasi may connection din ata yung sa inyo, dati. Dati rin kasi ako supplier ng iba't ibang mga negosyo natin or negosyo dito sa Quiapo. Natin? Hindi ba hindi pa kita masyadong tulungan? O baka nga? Isa ko sa mga tauhan ng mga boss ko dati. Ah! Tandaan ko na. Ikaw nga pala yun. Hindi kita natandaan. So, anong plano mo sa taong nakita ko nun? So, ang plano ko, muli ko siyang kukunin. May nagpautos ako. Inutusan ko yung dalawang kong alagad para alukoy ng trabaho. Ayun, tumanggi. Yung isa naman, ang sadyante na sinasabi mo, yung pinapatay ko para malihim yung mga negosyo ko. At yung isa naman, yung isa niya kasama, alam mo na. Chat muna. Bakit di mo itanong sa akin kung bakit buhay pa rin si Tanggol? Ewan ko ba? Nakita ko siya nung nakaraan. Ewan ko bakit? Alam ko. Masagaling tutupuron. Magbabalik. Kailangan sa akin. At paano mo naman nasabi? Nagagabati sa atin. Paano nga ba napalis sa iyo? O umalis sa negosyo mo? Diba dati mo siyang tauhan? Ayos siya.
Ang tutusin, kilala ko si Tanggol. Siya ay tapat at pagkatiwalaan na tao dito sa Quiapo. Kaya ko siya hindi ko pinakialaman dahil sayang ang kanyang talento. At kung sakaling makuha ko naman siya, ay success ulit ang negosyo ko. At sis, mama kasi namatay niya. Ano kayo namatay niya? Nagkasakit sa puso. Alam mo, mahirap talaga mauna ng nanay. Alam mo, kapag wala ako, mahirap talaga ng mauna ng nanay. Oo nga. Kaya ganun. Masaya ako, makasama kita. Ano? Tanggol. Nalulungkot ako pag wala akong kaibigan. Oo, John. Dahil nakilala kita. Si Papa ang pinalayas ako. Ito ang dahilan kung bakit ako nagagalit. Ganun ba? Kaya mo na. Para hindi mo talaga yung bakit. Sige, tara na lang mag-fishball. Ayun o! Tara! Tara! Gutom na ako! Awa na sa taong gawa. Hindi ako pikilos ay wala mapapala. Magpapagod din naman sa diskarteng masama. Pero bukas na lang may rakit pa ako mamaya. Nasa Diyos ang awa na sa taong gawa. Tama yan. Para matutunan mo kayo lumaban ng pareha. Sana nga hindi po kayo magkamali. Para dire-diretso na itong pagbabago namin. Ito na yata ang pinakamasa itong trabaho gagawin ko sa buong buhay ko. Paano? Wala ko gawin kundi kumain na kumain. Bursuk, di ba tayo nang sisimula magtrabaho? Puro pagkain na sa isip mo. Mang Berting, magkano ba sasawarin namin? Uy, hindi mo nagsisimula. Sahod agad ang iniisip mo. Di ba parin sana ako eh. Oh, gilid tayo sa likod naman ha. Tika, tika. Tika.
Sana muli kitang makita. At matagal na kitang gustong mayakap. Miss na miss na kita, anak. Alam kong galit ka sa akin dahil sa pagkawala ng iyong ina. Kaya lumayas ka sa ating pamamahay. Dahil alam kong, alam mong babalik ako. Uuwi ako. Kaya pa sa akin nga po. Saan? Diyan lang po. Saan po? Yes. Okay. Kamusta nga pala yung kliyente natin? Anong balita doon? Nga pala. Meron pala saan kumukuha na kalakal sa atin. Parang piliin ko kasama siya ni Tanggol. Ano sa palagay mo? Baka hindi natin pagkakatiwalaan yung taong kumuha sa atin ng kalakal. May punto ka. Pero yung taong yung paraan upang muli natin makuha ang aking kahangad na muli kong makuha si Tanggol sa aking mga pala. Ito pala yung sahad mo. Huwag ka kailangan mo. Sobra-sobra to ah. Ganun ng mga taong tapat sa akin, binibigyan ko ng ganun kalaking halatang pera. Tapos baka buwasan niya to? Hindi. Karagalan ko pa yan. Kulang pa yan. Dapat, boss. O siya. Yung kliyente natin daw, tawagan mo na. Aba, sir. Hello, Mr. Tulumio. Kailan ba naman i-deliver ang aming kalakal sa'yo? Okay. Samples ba? Sige, copy. Sige, baltaan lang kita kung nakala na kami sa mga kalakal namin. Sige. Ito na lang. Ako nang bahala. Sa Webis. Sa Webis.
natin yung order dyan. Sige. Tara. Pagandaan natin boss yung buwan. Tara mag-celebrate. Parang merong masamang mangyayari sa akin, kaya mas maganda ako ay maghanda. Ako tulad ng dati, marami na nagbago nung ako'y nagbagong buhay. Ngunit, hindi yun ang rason para mawalan. Itutuloy ko pa rin ang aking sinumulang laban. Andito ako sa labas. Ito na, palabas na. Sige. Ingat ka. Ingat ka din. Sige.
okay ito ah. Matawag. Hello, boss. Oh. Okay na. Success. Very good. Okay. Bukas, unti-unti nang lumalago ang aking negosyo. Sana tuloy-tuloy na ito. At huwag kang magkakamali na ako'y banggain. Sinisiguro ko sa'yo, may pinalalagyan ka. Pancho. Pwede na hanggang dito na lang ako. Gagawin ko ang lahat para bumalik yung dati kong galing.
Hello, boss. Ano po ba? Sabi ng supplier natin, doon lang tayo doon sa bayan, sa San Sebastian Street. Sige, boss. Ah, okay. Siguro, gagawin ko lang aking mga plano. Ang aking gagawin, kung paano ko makuha si Tanggol sa pamamagitan ng kanyang kaibigan. Na ba yung order ko? Goods to goods. Sige, pakita. Salamat. Sige.
kumusta kita? Tandaan to, hindi kita kailangan. Hindi ko pa rin nalilimutan ang ginawa mo sa nanay ko. Kaya, dusa ka. Kulang man ang iyong pagtingin, ang lahat sa'yo'y ibibigay kahit di mo man pinapansin. Huwag mangamba, hindi kita paghahanapan pa. Asan to si Joan? Okay, ilang araw na nga namin siya hinahanap eh. Di namin alam kung asan siya. Kuhanapin ko na lang po siya. Nasaan ka man ngayon, Joan? Hahanapin kita. Nasaan ka man ngayon? Ililigtas kita.
Tanggol, nasa amin ang kaibigan mo. Punta ka dito sa Bantog West. Doon sa lumang bodega, hihintayin ka namin ng 10 a.m. Kamusta nga pala yung dito sa probinsya natin? Ano nga pala yung buhay mo dito? Ayos naman. Okay naman yung pamamay ko dito. Ah, ganun ba? Okay naman din. So tingin ko, kailangan mo ulit magdagdag ng panibagong bagong tauhan para masiguro ay yung negosyo. So ano nga pala plano mo? Ang masasabi ko lang, marami pa akong dapat na gawin para masenso ang buhay ko. Tol, pwede mo muna kaming iwanan. Oh, sige, iwan ko muna kayo. Lano? Lano? Oo pala. Kung saan pala yung kasama ni Tanggol? Doon. Nakabiyag na. Okay. Doon ba sa lumang bodega? Oo nga pala, kamusta nga pala yung tatay ni Tanggol? Sana nawala na ng buhay sa ginawa ko. Tuwang-tuwa ka pa. Shock na pa. Napadala ko na pala yung sulat na ako. Oh, sige. Sige, bukas. Magdala ka ng mga tauhan. So, boss, punta ba tayo doon? Oh, bukas na bukas din. Kasi may meron pa ako asikasawin. Sige, boss. Ako na bahala sa mga papagawa mo. Oh, sige. Oh, sige. Tara. Boss, nakabiyag na. Yan ba? Kamusta yung mga tawa natin? Okay naman sila. Sige. Ipaganda ni mga tawa natin para sa limang magumagana. Ito nga pala, pakitama natin yung si biyag natin si Juan. Tara. Mas nandito siya. Yan ba? Sige. Sige.
Sino kayo? Bakit niyo ako biniyag? Sino ka? Bakit niyo biniyag dito? Hindi ko lang ilala. Ilala? Ako lang naman, boss. Ang dati, ang iyong kaibigan. Sino kaibigan? Sino ko ba? Si Tanggol. Bakit niyo ako biniyag? Kailan ka nagbiniyag? Para ikaw ang kain namin. Para sa aming plano. Naalala kita! Tibay ko yung nampato sa ulo ko. Tapos nabagot pa nga ako nun, di ba? Sinabi mo pa. Ako nga yun. Malalaman niya din sa CCTV. Oras na malaman niya, humanda kayo. Hindi mo ba alam kung kutang yung kaibigan ngayong araw na ito? Kaya huwag ka maglala. Hindi ka naman yung sasaktan. Mahit maya din, pakakawalan ka rin namin. Pag dumating ang iyong kaibigan, pakakawalan ka namin. Diba, boss? Oo, tama. Hindi pwede. Pakawalan niyo na ako dito. Hindi muna. Hihintayin namin yung kaibigan mo. Bakit siya pa ang hihintayin niyo? Mali ako na lang pas lang ninyo. Huwag siya. Huwag ka maglala. Wala kami ipapas lang kahit sa inyo. Ang plano ko na naman. Diba habol niyo lang pera? Diba? Tama ako naman ako. Hey, boss. Tara na. Sige. Pakawalan niyo ako dito. Mga hayop kayo! Tandaan niyo kung aking kayo. Piolo? Oo, bakit? Ano ba yung kailangan sa kanya? Meron kasi nagpadala sa akin. Nagaling sa boss mo. Uy, nalaman ko yung pasamang balita na nangyari kay Maki at saka kay Joanne. Pare, baka na lang yung sasigil lang pati maglima. Ito nga lang bakit. Ay, naiiyak ako. Umihi ko muna. Sige. Boss, may putok! Mano? Ra, ingatin. Gililis ng masama. Taas mo yung kamay mo. Umarap ka sa akin. Umarap ka sa akin. Teka, namumukhaan kita ya. Sige, patay mo na ako ngayon na. Ano nangyari sa tatay ko? Wala akong kinalaman sa papa mo. Napalitaan ko lang na pinatay siya ni Boss Piolo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sinungaling ka. Hindi ko man lang napatawad ang tatay ko nung nabubuhay pa siya. Ano ba? Wala pa rin tayo
karapatan na dukutin yung kaibigan ko. Sige, ilaham kita sa isang laban. Kung sino makuna matumba, siya ang panalo. Munta tayong gumamit ng baril. Ilaham kita sa manong-manong laban. Imadya ka lang ang binay. Sige, inisang karapatan. Thank you.
siya buhay kita. Action! Shot, malinaw na. Tandaan mo. Nabulang ko sa sama-sama. Wala pa. Wala pa ba yun? Bibigyan mo lang para maniwala siya. O dito, gaya ko. O gano'n po. Kaya nga may araw ay nawa-araw ako.